Hey guys, meron po tayong whole chicken ngayon. Mag-marinate kasi tayo parang ano kasi mag-roast ako ng chicken. Roasted chicken siya guys. So, ito, maglalagay ito tayo ng, kailangan malinis na siya guys ha. So, automatic na yun sa inyo. Magmamassage muna tayo sa chicken natin. Okay, gumamit ako ng magic syrup na mostly na ginagamit ng Pilipino pag nag-ano tayo. Ganito, parang e-house style siya, guys. So, yun siya. Iba kasi pag may lasa talaga, guys, no? Yung ano niya. So, yun siya. Okay. Meron po akong calamansi. So, huli na yan. Tansya niyo lang siya, guys. Ito yung inaano ko yun. Nalagay. Pero akong feeling na medyo ano na siya. Sobrahan, guys. Hindi naman maganda yung ano pag sobrang marami. So, ito lang talaga. Pero tatanggalin ko ito, guys. Ha. Marinate ko lang siya. Yan. So, guys. Parang galit na pumamasahe ko nito. Tapos meron tayong bawang 6 to 7 cloves siguro siya guys. Yan. So, massage lang pag may time. Yan. So, para dumikit talaga yung ano ni guys. Wala pa yung main ano ha. So, yan na siya. So, lagay tayo na, napahuli ko lang talaga guys, yung 1 tablespoon o 2 teaspoon pala, sorry. Yan. Yan, perfect combination. So, ang next natin is, kailangan natin, wala na nga kung laman pala, yung ano natin guys, black pepper. Kailangan din ito talaga yung black pepper niya kasi nga, ano, pagdurog na kasi guys, wala na yan. Ito yung pinakamaganda talaga yung ikaw mismo yung nag, ano, sa kanya, dik-dik. Ano ba yung dik-dik? Pinag ko nga guys, yun yung dik-dik sa English. Hindi ko na nakalimutan ko niya. Okay, the next part natin is yung ating dito po, tikari parati yung ano, hindi ako nagpo-promote nito, pero ito lagi yung ginagamit guys. Kasi, ano ako, tansya-tansya talaga yung lasa niya. Hindi siya maalat. Ito yung mostly na ginagamit ko talaga guys. So, hindi ako masyado, ano siya. Ano niya, so, search na lang siya guys until na magkaroon talaga siya ng lasa. Kasi mas maganda kayo guys na absorb yung lasa na. Ayan. Perfect combination talaga. So, ano niyo lang siya guys. Tapos, i-marinate niyo siya by 1 hour to 2 hours. Depende sa inyo, mas okay na guys. Pag ano diba yung overnight. Yun. So, mamaya konti. So, iba na naman ipapasok natin dyan. Alam nyo na kung kasunod. Sa probinsya to, may ano pa tayo, diba? Yung sampalok. Dahon ng sampalok. Perfect talaga yun. So, yun siya. Yun siya. So, hayaan naman natin siya, guys. Yan. So, dikan po natin siya naman after 1 hour. Okay? Okay guys, tapos na tayo sa pagmamarinate natin. So, ngayon, tatanggalin na natin ito siya sa kanyang higaan. Kasi, lalipat na natin ito siya guys sa panibago ng higaan. So, yan. Tanggalin natin ito. At the same time guys, kailangan ko natin ito yung ibang ano. Tanggalin ko lang.
Okay. So, lipat lang natin. So, sasak na bago na ang bahay. So, pinky-pinky talaga, guys. Oh. Yun. Pagaling natin to. So, papasok na natin to yung liig niya, guys. Hindi ko to siya kasi, ano, kaya mabilis. Pag itakpan mo siya ng aluminum foil, mabilis siya, guys. So, yan. Pasok natin to. Kasi ng hapak mo, chong. At na-exe lang. Yun. Okay. Tabuhin natin yung sistema nito. Kasi. Yun. Tinali ko na siya kasi, guys. Pero hindi pala siya kakasya. So, tabuhin natin. Kakasyahin natin siya sa loob. Kasi hindi pwede na. Medyo mahaba siya. Hopefully, alam nyo na kung paano magtali ng ay, tanglad. Tanglad, guys. Magaling to eh. Dapat nakita sa probinsya. So, guys, pasok na natin to. Yun. So, kahit kasi yung ulo, ayaw pa magano. Ayaw ko na siyang itali, guys, kasi ganun pa rin yun siya. Pwede rin pala. Ayan. Pero ang gagawin ko nito is tatakpan ko lang siya, guys, para madalas siya maluto. So, ang mayayari niyan is ganyan lang siya. Ganyan lang siya ng rosemary, guys. Ganyan ka na yung talaga din. Pwede rin kayo kumuha ng ano na. Siya, guys, oh. Yan. Pwede nyo siya ipasok. Yan siya, guys. Ang palasa din yan siya. Lemon nga, pwede rin din siya. Dapat sana, ano ko eh. Sampalok. Yan. Pasok na siya dun. Patakpan ko po. So, meron tayong butter, guys. So, yan siya, guys. Malagay po natin yung ating tinap na ano siya, guys. Ginawa ko siyang ganyan. So, yan. Lagay mo lang yung sa loob niya, guys. Pwede rin. Pwede rin dito sa ano, guys. Yan yung butter. Kasi mamaya, i-ano ko naman to siya. Babalik ta rin siya. Yun. Yan siya. So, hintay niyo lagay din sa loob para ma-oily siya dyan. So, the next natin ngayon is lalagyan natin siya ng cover. Foil natin. Cover natin ito talaga siya, guys. And pwede na hindi siya i-cover. Kasi matagalan tayo na kapag bake mo siya until one hour or one half hour until soft brown lang siya, guys. Mas madali kasi siya maluto pag may kapit kasi nakakabot talaga siya. So pag wala mayroon makakabot lang kayo, pero pag ganito may kapit siya. Okay. Guys. Tapos natin siya. So,
1 hour to 2 hours. So, ready to bake na tayo, guys. Na siya, guys, ha. Pinasok na po siya sa ating oven. So, 1.5 or 2 hours na pagbibake nyo sa kanya. So, of course, bago nyo siya isalang, kailangan naka-preheat po yung ating oven para at least ready na kayo sa pagluluto nyo or sa pagbibake nyo. So, let's see and wait for 2 hours kung anong magiging resulta nito. Okay, guys. 1 hour na po siya. So, tatanggalin ko lang siya muna sandali kasi may ipapatong ako sa kanya before siya totally na maluto. Yung broccoli po natin. So, let's go and take it out, guys. So, pakita ko na lang sa inyo na nasa labas na siya kasi medyo mainit. Baka sumabog pati cellphone natin. So, let's do it, guys. So, ayan siya, guys. Kasi medyo maingat lang tayo kasi inyat to siya. Ayan. Perfect to the max siya, guys. Ayan. Babaliktarin lang natin siya. Okay, ilalagay ko lang po yung broccoli natin siya, guys. Ayan. Nakikita nyo ba, guys? Tapos, yung kailangan talaga siya na yun. Careful lang. Ayan. Yung broccoli natin, medyo i-ano natin siya sa ating katas ng manok. Charot. So, yan siya. Lagay nyo lang siya na maayos, guys. Yun. Surprising. Tapos kahit hindi nyo na siya i-cover ng aluminum foil. Kasi ano naman siya. Luto na. Tsaka para easier na maluto rin yung ating broccoli. Okay. Kahit mga 10 minutes pa siya sa loob ng oil lang yun siya. Okay, hindi na tayo ng ano natin. So guys, kailangan kasi naka-ano siya talaga. So yun. Ito lang kasi yung ano siya, guys. Para at least, magamit kasi yung aming broccoli. Kasi baka mamaya magkasira-sira na naman siya. So while na pwede pa siyang magamit, yun ang gagawin namin. So, ayan na siya, guys. Tapos na siya. So, ibabalik na lang natin siya ulit sa ating oven. So, let's go and bake some more 10 minutes to 15 minutes. Guys, ilalabas na natin siya. Charan! So, more exciting, guys. So, papakita ko na lang yung zoom looks niya. So, let's go and take it out first, guys, before ko ipakita sa inyo ng malapitan ng itsura niya. Okay, ayan na siya, guys. Pati pa ako nakunan, charot. Okay, ayan na siya, guys. Natapos na po natin yung ating roasted chicken with calamansi. So, calamansi. Okay, guys. Calamansi with broccoli pala. Ito siya. Yung main title niya talaga is roasted chicken with calamansi and broccoli. So, hopefully na magustuhan na naman ninyo ulit yung ating ginawa ngayong araw na to, guys. So, happy eating na naman po sa inyong lahat. Kainan time na naman. So, huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment, share, and subscribe my channel, which is Jenwell78, para maging updated kayo parati sa aking mga ina-upload na mga videos. So, sa uulitin na naman, guys.